question ito, ito tinatawag ko si Miss Super 415. Trophy niya ay 7. Tago siyang alas kasi nag-iisa. Simula umpisa, talagang nagpapanalo siya ng puli. Lagi siyang pasok sa top 10. Kaya... Yun, maraming salamat sa patuloy na suporta mga kaibon. Siyempre, may pa-shoutout tayo ngayon. Yo, magandang araw sa inyo mga kaibon. Nagbabalik ang Juan Arturo Vlogs, and for today's video, nandito tayo ngayon sa Calauan, Laguna, at makakasama natin ngayon ni si Sir Rani Yanto. Tara, simulan na natin to. Baka simulan pa ng iba. Tara, let's go! Yun mga kaibon, nandito tayo ngayon sa kanyang mga achievements sa pagkakalapati. Sir, ilan taon na po pala kayo nagkakalapati? Nagkakalapati ako, bata pa eh. Yung pagsimula ko rito, 2016. Yun, yung pag-umpisa ko rito, medyo newbie pa tayo. Medyo puro gulong pa. Oo. Oh. Kaya nung time nung nag-2017, medyo nag-upgrade na lang. Yung biyaya naman nung ano, nung 2017, nag-ano ako, first MacArthur, 7th placer ako ng club ng LPFC. Second day siya. Halos lahat naman kami nagpaklak, nag-second day lang. Sa nangyari nun, nung time na yun, bigyang panong anak ko yun. Oo, oh, ayos po, no blessing ano. Oo, nag-ano sa akin, nagbigay ng blessing. Yung ibon na yun, halos siguro 6 months, pahabol lang yun. Kung gano'ng inaano yun, paborito, bigla na lang nagulat ako, siya pala yun. Ano ba yung trophy na yun, sir? Trophy, di ko na nga nakuha yung iba nga eh. Anong line pala nun, sir? Ang line nun, Mariano Morales. Si magkano rin nahakot nyo dun, sir? Club kasi lang din yun eh. Ang mababa lang din. Sayang nga, hindi ko lang nalaman yung kasi first time ko rito na meron silang sumali sila ng abuyog. Sa abuyog po. Oo, eh time na yun, sabi ko parang malakas pong ibong ko, parang kaya pa. Natuloy yung condition ng ibong ko. Sayang ano po. Nangyari, napahinto na. Pwede nyo po bang maipakita pa yung mga iba nyong trophy dyan sa isa? Ito, yung ano ko. Si Super. Anong year po yan, Super? Sir? Ito lang, nung time nung... Ah, yan po yung pinaka-latest yung trophy. Latest, 2021. Ano pong pwesto nun, sir? Ang pwesto nito, ito tinatawag ko si Miss Super 415. Ito yung trophy niya ay 7. 7? Ang dami. Ali, ang trophy niya na hinakot, second place siya ng overall ng Edban, SLFU, saka third overall ng Open 5B. Ako. Tapos, ito yung mga ano niya, achievement niya na to, Gataran, lap champion siya. Ilang beses siya nag-lap champion. Tapos lap champion uli siya ng Red Band, YB, Cagayan. At ito, Santa Fe, lap champion uli siya. Tapos itong Apari, second place siya ng Apari. Tapos second place siya ng Apari, Cagayan, Red Band category. Tapos ano pa siya, fourth overall siya ng pan race. Dapat ito, ang nangyari dyan si kay Miss Super 415. Dali niya sana ang first sa pan race, first derby. Ang nangyari lang, noong time nung fifth lap ng pan race, ang nangyari, nabutas. Ah, nabutasan po. Oo, tapos first lap naman ng derby. Kumbaga nangyari, nag-double butas. Okay. Pero ang daming nawala noon, ilan lang ang naglock nung time na yon, nung talagang smash. Ay, smash po nahirapan talaga. Kala ko nga mawawala na, sabi ko, ay wala na. Umuwi pa rin siya, cut off nga lang. Tapos yung time nung sunod na lap, yun, umataw na naman siya. Pagdating ng, wag lang yung masyadong grabe ulan. Talagang maasahan mo siya. Lahi niya, ayaw ng pang-smash. Yung sobra lang, pero yung mga mild na smash, kaya nalusot po siya. Kaya tinatawag ko siyang super, kasi sa akin kasi para sa sarili ko. Super galing siya, di ba? Opo. Kaya tinawag ko siyang super. Kasi sa akin, ang galing. Simula, umpisa, hanggang dulo. Talagang tumira siya. Yung apari nga, ang lakas pa niya. Namantala kay Narga ko siya nun, medyo may sipon-sipon. Pero nung dumating, ang lakas pa rin. Kaya tinawag ko siyang super kasi ang gandulot talaga. Si Alas naman, unang-unang bumira din ng Norte. Ito, ito yung sinasabi kong si Alas yan. Eh, pan race lang ang tinira niya eh. Ito naman yung nangyari na isang ibong ko lang, kaya tinatawag ko si Alas, isa lang siya. Isinali ko sa pan race. Ah, opo. Oo, kaya tinawag ko siyang Alas kasi nag-iisa, simula isa, talagang nagpapanalo siya ng puli, lagi siyang pasok sa top 10. Kaya nga nangyari nung time na yun, tinalo lang ako sa isang butas. Pero nag-second overall champion ba siya?
ng fanrace. Siyempre, sinali nyo ng Motor Cup. Oo, ito yung tinasinali ko Motor Cup. Kaya nga nung time nung ako yung contender eh. May leading. Sino bang mga kalaban nyo dyan, sir? Si Claveria, Jonathan Claveria. Tsaka sino pa isa? Barin Boy, Digia. Yun, oo. Pero ang nagdikdika kami ni Jonathan Claveria. Eh, ang nangyari kasi noon, yung simula hanggang final, talagang kami nagdikitan dalawa. Kasi nung time nung nangyari yung ano, nung pip lap, nabutasan si Alas. Yan, halos ano rin, La Union siguro, grabe ulan nun. Halos ang nag-clock lang dun, konti lang din. Yung final, biglang hataw na si Alas. Pasok sa top 10, sabi ko okay na. Eh si, ang inaabang ako na lang si Jonathan. Si Maring Jonathan Claveria. Ngayari, nag-buzzer beater siya. Nag-clock o so, ano? Nag-clock, 700, tapos umuulan din yun eh. Sabi ko, ah, wala, talo, sayang. Ang lupit ano, magkakatropa po kayo, no? Kaya nga, oo. Oh. Talagang malupit din yan si Paring Jonathan Claveria. Tanyo mga kaibon, no, magkatropa sila, parehong magagaling, pero okay lang sa kanila. Kasi ayun naman, ibon lang naman magkakalaban. Yun, pero kami, magkatropa pa rin. Ayun. Baga, sa pag-iibon kasi, huwag nyo masyadong, ano, kalaban mo yan, kalaban mo. Ibon lang magkakalaban. Yun, i-enjoy lang natin enjoy yung lang hobby natin. Kaya ang inasarap sa pag-iibon. Sir, ano, saan po pala yung club na laro? Ang nilalaroan ko, eto, lalo na to, yung PSU. Eh, unang laro ko sa PSU, kumontender agad ako. Oo. Oh. 10 overall champion. Anong line po ng ibon yan? Ang crack 52 Morales talaga, puro takloban talaga. Kahit yung ibang umuha sa akin eh, mga nagtatakloban talaga. Ang lupit. So, Basra Black Diamond naman to. Palbahag pini, sir, ano? Sir, tingin nyo, ano pong sikreto sa pagiging champion? Number one kasi dyan, ano eh, kumuha ka ng mga producer na ibon, yung legit na producer na ibon. Siyempre, pag kukuha ka, huwag basta-basta. Kumbaga, pag-aralan mo muna yung puncher, kung yung ibon na ginagamit niya, halos taon-taon, yun ang ginagamit, nagpapanalo. Yun ang kuhaan mo. Kahit sabi mong apo, chuhin, pinsan, kumbaga, basta may dugo nila, may tendency mag-overall ka, makuha nila. Yun ang number one. Tapos, ang pangalawa naman, yung pag-aalaga mo, yung conditioning mo, mahalin mo yung pag-iibon, at saka yung mga binibigay na vitamina, condition sa ibon, kailangan mo rin supplement sila para makamit mo yung achievement. Yung pangatlo na yung, yun yung tawag ko na bigyan ka ng Panginoon ng biyaya. Yun. Swerte, di ba? Kasi sa tao kasi sa atin, hindi naman natin masabi yun. Di ba may mga halimbawa sa ano sa mga palaro, nanalo ka. Siyempre, kasabihan na yun, ay, swerte, nanalo ako, di ba? Ganun yun. Kasi, ang pag-aalaga, nandyan na eh. Ayun na nga yung pangalawa eh. Kumbaga, magaling ka na mag-alaga. As producer, number one. Tatlo naman, yun eh yung bigyan ka ng Panginoon. Swerte kung tawagin sa atin, di ba? Ayun siya sabi ko. Ay, sir, gaano po kasaya sa pagkakalapati? Masaya, masaya sa pag-iibon. Kasi, halimbawa, kahit sabi mong matalo ka, kapag pauwi ka lang ng malayo, ang sarap sa pakiramdam. Ayun ang kinasarap sa pag-iibon. Ngayon, umuwi ng Tacloban, MacArthur, Katbalogan. Ang sarap na sa pakiramdam yun. Nga po. Diba? Kasi yun, kung tayo nga, hindi tayo makarating doon. Ganun ka lang tayo. Dating ko tayo ng iibon. Diba? Oo, kaya, ayun ako yung nakasarap sa pag-iibon. Saka yun, yung magiging marami kang tropa. Yun. Magiging kang, basta magaling ka lang makisama. Maging ano ka, kumbaga hanis ka, gano'n. Ayun ang kinasarap sa pag-iibon. Thank you, sir. Pasyal-pasyal, gano'n. Thank you, sir. Abangan nyo naman yung kanyang mga malalakas na breeders. Yun, maraming salamat sa patuloy na suporta, mga kaibon. Siyempre, may pa-shoutout tayo ngayon. Shoutout kay Francis Benyaflor. Shoutout din kay Marquis Patolot at kay Sandipe Patolot. Shoutout din kay Alexander Antonio, ang Overfly Loop. Shout out kay Alfred Castillo. Yan, abangan nyo ang vlog ko lang kay Alfred Castillo sa Nagkaral, Laguna. Shout out din ni Christian Mark Calaban, ang 7-11 Loop ng Calamba, Laguna. Shout out din kay Jesra Aling at kay Bulilin Loop TV. Shout out din kay Jerome Lastima from Leyte, Panjer. At sa katrabaho kong si Dago Jr. Shout out sa iyo, pre. At shout out kay Milet Sanyada. Shout out kay Lucky Star TV. Shoutout din kay Tahir Slope from Pami, Laguna. Shoutout din sa Team Balweg ng Nueva Ecija, Santa Rosa. Ito mga tropa nila, si Philip Combral Jojo at kay Arlene De Leon, kay Ronaldo Verdillo, kay Aberin Dennis Simbulan De La Cruz, at kay Jab Slope, at kay Gilbert Rivera, at kay Paolo Belay, at kay Felipe Somil Bogi Cruz, at kay Kochok Ann Averil Bilog, at kay
Simeon Palado. Shoutout din kay Johnny from Bulihan, Silang, Cavite. Shoutout din kay Bambino Love TV. Shoutout din sa katrabaho kong si Leonardo Logarta. Shoutout sa'yo, pre. Shoutout din sa mga kabatchmate ko ng high school, kay Jess Paler, kay JM Laluz, at kay Maria Kindangin. Shoutout sa inyo. Shoutout din kay Soleta Nods. At shoutout kay Joselito Realeza Opan, ang tropa ko dyan sa Siniluan. Shoutout din kay Eric San Jorge, ang tropa dyan sa Santa Cruz. Shoutout sa Fitness Alabang Westgate, especially kay Head Coach Chris Liano, and sa Alabang Boys. At sa mga gusto ng mga healthy lifestyle dyan, anytime pumunta lang kayo sa Alabang Fitness Gate. So yun, maraming maraming salamat sa patuloy na suporta, mga kaibon. Yun, abangan nyo ang part 2. At sa mga gusto pang magpa-shoutout, mag-comment lang kayo dyan sa baba at makikishare na din. So yun, maraming maraming salamat sa patuloy na suporta, mga kaibon. Keep watching and God bless you all. Thank you!